Hello and welcome sa computer science track ng pangkaraniwang developer. Ako ulit si Kuya Bray nyo, Tito Bray. At i-introduce ko lang sa inyo itong track. Yun yan, computer science track. Para may idea kayo kung ano yung mga co-cover natin dito sa track na to. So bago ang lahat, ano ba yung computer science? Well, kung tingnan natin yung Wikipedia. So sa Wikipedia, ang computer science or computing science is designates the scientific and mathematical approach to computing. So, yun. Computing. Ano ba yung computing? So, computing is meron kang problema at isasolve mo yung problema na yun. So, it's all about solving problems. Computer science is sabihin natin yun nga, medyo scientific, medyo mathematical, medyo logical yung approach natin in terms of solving problems. Meron tayong systematic scientific way of solving problems. And you might notice, halatan nyo, dun sa definition niya, walang computer na nasabi. Well, aside from dun sa pangalan na computer science at yung compute part ng, well, compute. Sa totoo lang, if you're really going to study computer science, it's advisable not to look at computer science as something na kailangan mo ng computer para pag-aralan siya. Tutusin, hindi mo kailangan ng actual na computer. You might have to think about the concept of a computer, kung ano yung laman ng computer natin, ano yung kaya niyang gawin, at ano yung binibigay ng computer sa atin para makatulong sa atin, para makasolve ng mga problems. So yun, it's all about solving problems and not about computers. Aka nga ng isang mga authors ng mga libro na gagamitin natin din sa course na to, si Hal Abelson. So ito yung quote niya. Computer science is not really about computers. And it's not about computers in the same sense that physics is not really about particle accelerators, and biology is not about microscopes and petri dishes, and geometry isn't really about surveying instruments. So yan, same way, parang pag inisip mo computer science tungkol sa computers, another analogy dyan is parang yung sinasabi mo na astronomy, yun yan, study of the stars and the cosmos, is all about telescopes. Medyo ano yun, medyo strawman, pero yun nga yung sinasabi natin. Hindi natin i-emphasize natin na hindi tayo gagamit talaga ng computer sa track na to. We're going to study, yun nga, hindi mo makikita, wala kang may makikita ang smart screenshot sa computer para, syempre, para medyo makikita nyo yung visual aid ko. Pero yung tipong gumagana na computer, gumagana na programs and all that, nasa programming side na yun. Or medyo malayo na tayo. Parang it's more of proving na ito nga yung nangyayari sa computer. Pero for the most part, hindi tayo gagamit ng computers dito sa computer science. We're going to study the fundamentals. Pag-aaral natin kung ano yung mga konsepto, yung mga ideya na gagamitin natin sa mga ibang tracks. Yung mga gagamitin natin sa programming track, at software development track, at software engineering track, and sa IT track. So yun, ang coverage natin is essentially yung coverage ng mga computer science curriculum sa kung ano mang college. So, syempre, magagamit natin yung I think yung main na mga gamit natin is sa UP, kasi I think that's the one na medyo familiar talaga ako. Pero yun, mainly computer science concepts. Kung programming, again, dun kayo dun sa programming track titingin. Pero hanggang ngayon sa programming track, marami kayong makikita ang links pumunta dito sa track na to. So, ano yung mga, well, coverage natin, yan, typical basics ng computer science. If you want, medyo makikita ng mga online curriculums yan sa iba't ibang university, iba't ibang colleges.
similar yung mga gamit natin. So, the idea, data structures, algorithms, object-oriented programming, programming languages, operating systems, and all that. Cover natin yun, hopefully. Especially yung data structures and algorithms kasi yun yung pinaka-importante. So, ano yung gagamitin natin na material rito? Wala tayong main na material na parang libro, but we're going to be using a combination of different books. I think yung umpisa natin yung sobrang abstract na concepts, we're going to use yung code ni, tignan ko lang yung pangalan niya, Charles Petzold. It's the book called Code. Parang marami mo ko ang parang inspirations for the first few lessons kasi medyo abstract talaga yung concept and we're going to have to do a bunch of stuff there. In the actual handling of programming, handling of solving problems in the mindset of computer science, ang other inspiration natin would be SICP, the Structure and Interpretation of Computer Programs by kay Abelson and kay Sussman. Kanina yung si Abelson yung kinuha yung quote na yun. And, yun, a bunch of other books. I think yung sabihin natin, yung main books natin na mapapagkuhanan rin natin ng mga ideas, mga concepts, ay ito. So for lower level concepts, mga initial na mga code na programming, na algorithms and all that, ang gagamitin ko text is source text is ito, Data Structures by Kiwa. This is the standard text for UP Diliman in Computer Science, CS32, Data Structures and Algorithms. Ang mandali sa libro na to, you could buy this at Alexan for around just $500. It's a very good book kung gusto niyo pag-aralan Data Structures and Algorithms. So ito medyo low level to kasi hardcore na, kumbaga duduguin lang niyan kung pag-aralan niyan on your own. And on the higher level of things, it's still computer science, pero we're going to look at if you're going to look at it at a more higher, more pragmatic level, gagamitin na ito. Code Complete by Steve McConnell. Problema lang sa libro na to, you probably won't find this in bookstores in the Philippines kasi alam ko walang nagsa-stock nito dito sa Pilipinas. And in addition, ang price niya is $50. I wouldn't, unless you're really serious about learning how to be a developer, halos lahat ng mga tao, mga software engineer ang sinasuggest nila itong book na to, Code Complete. So yun, then depending on sa lesson, for instance, if you're going to deal with operating systems, you're going to have to get a standard book for that. Same thing with databases, mahanap rin tayo ng book. And as much as possible, we're going to find free online books, online resources for those para naman di kayo mawagasas. Kumari, ito medyo okay lang to, Alexan, talang yung bahay ka mo, makabili naman kayo nito. Pero for a lot of resources, medyo mahirap talaga maganap yan for computer science. And I wouldn't want you to, sabi nga natin dun sa video about why IT, hindi tayo dapat gigasa sobrang mahal para sa IT kasi dapat mura lang ang IT. Okay? If you're going to self-study. So, yun. Again, track na to. Meron sunod-sunod lang naman to. You could start with the first category, yung whole data structures and algorithms and all programs thing. So, yun. My first category. So, yun. Hope you'll enjoy this track. Hope you'll learn a lot from this track. And hope na pag dumating ka na yung 7 tracks, you're going to use these things. Ma-appreciate mo sila. Well, you'd be a better developer when you know these things. So, enjoy!